Welcome back dito sa Ed Story, mga sangkay. Siguro naman ay lahat sa atin ay nakakita na ng mga walang tirahan at pulubi sa tabing kalsada. Anong nararamdaman nyo tuwing nadadaanan nyo sila? Tinutulungan nyo ba sila o dire-diretso lamang tayo sa ating paglalakad? Dala ng hirap ng buhay at kawalan ng mga epektibong programa para sa kanila, madalas na nananatili sa tabi ng kainan, daanan at bakanting lote ang mga taong ito. Habang ang iba sa atin ay nagpapakita ng habag at ang iba pa ay nagsasawalang bahala, may iilan na tila pinandidirian sila. Nakakalungkot isipin na ang mga walang kakayahang ito ay parabang itinatapon na ng ating lipunan. Sa ating video ngayong araw, mga sangkay, ay babahagi ko sa inyo ang kwento ng ating bida na nagpapakita na sa kabila ng lupit ng modernong lipunan ay may natitira pa rin kabutihan, awa at pagmamahal dito. Ipinapaalala nito sa atin na walang kinikilalang mukha ang pagtulong sa ating kapwa. Si Corinne at ang kanyang pamilya na mula sa Pransya ay naglakbay sa tinaguriang Big Apple ng Amerika, ang New York, para magbakasyon. Ang babae ay nagtatrabaho sa industriya ng turismo at talagang matagal na niyang pangarap na makapunta sa New York City, kung kaya masasabing hindi malilimutan ang paglalakbay na ito. Hindi niya alam na mas magiging interesante pa ang kanilang bakasyon. Habang naglalakad sa maingay na lansangan ng napakalaking lungsod, si Corinne, ang kanyang anak na lalaki at ang kanyang asawa ay nagpa siyang pumunta sa pinakamalapit na cafe at umorder sila ng pizza. Napakaganda ng lugar, napakasarap ang pagkain at napakaayos ng mga sandali para sa nagbabakasyong mag-anak. Ngunit may bigla na lamang kumuha ng atensyon ni Corinne, isang matandang pulubing lalaki ang nagkakalkal sa basurahan sa labas lamang ng cafe na kinakainan nila. Inobserbahan lamang ng babae ang kaawa-awang lalaki. Napansin niya kung papanong napakaraming tao ang tila walang pakialam at dinadaanan lamang ito. Ayon kay Corinne, ay napunong raw ng awa ang kanyang damdamin sa mga eksenang iyon. Kung kaya walang pagdadalawang isip, nakumuha siya ng isang slice ng pizza at pinuntahan ng pulubi. Tila kakatapos lamang isubo ng lalaki ang pagkain na galing sa basurahan nang magalang na iabot sa kanya ni Corinne ang isang balot na may lamang pagkain. Bakas na bakas sa mukha ng lalaki ang pagkabigla sa ginawa ng babae. Kahit na hindi masyadong bihasa sa Ingles, ay pinaliwanag ni Corinne na para sa matanda ang pizza. Humingi pa nga ang babae ng pasensya sa pulubi dahil sa malamig na umano ang pagkain. Nang malinawan sa sitwasyon, ay agad namang tinanggap ng gulat na lalaki ang supot na ito at nagpasalamat. Ito ang sinabi niya. Sa ibang pagkakataon ay tila isang karaniwang sitwasyon lamang ang maikling interaksyon ni Corinne at ng pulubi. Sa isang tipikal na taong may mabait na puso, ay normal lamang na gawain ang pagtulong at paglipas ng ilang araw ay makakalimutan rin. Ngunit ito pa lamang ang simula ng istoryang ito. Walang kaalam-alam si Corinne na hindi pala ordinaryong pulubi ang kanyang inabutan ng pagkain. Dalawang araw ang makalipas, nag-aagahan si Corinne at ang kanyang mag-anak sa isang maliit na cafe malapit sa tinutuluyan nilang hotel. Laking gulat ng pamilya nang bigla na lamang silang nilapitan ng isang empleyado ng hotel. Bit-bit nito ang isyong dyaryong The New York Post para sa araw na iyon. Lingid sa kaalaman ng pamilya mula Pransya, ay naroon palang litrato ni Corinne at ng pulubing kanyang tinulungan sa unang pahina ng pahayagan. Ayon kay Corinne, hindi nila maintindihan ang sitwasyon ng mga sandaling iyon. Hindi nila maisip kung paanong mapapadpad sa dyaryo ang litrato. Nang makita nito ang reaksyon ng pamilya, hindi na napigilan ang empleyado ng hotel na tanungin sila kung hindi ba talaga nila kilala ang lalaki sa litrato. Nang makumpirma nga nito na hindi talaga nila alam ang katauhan ng matandang pulubi, ay dito na niya ibinunyag ang katotohanan. Sapagkat ang pulubing nagkakalkal sa basurahan ay ang Hollywood star pala na si Richard Gere. Ngunit paano nga ba nangyari yon? Bakit naman niya gagawin ang ganong bagay? Sa mga nagtatanong ay simple lamang ang dahilan, mga sangkay. Isang pulubi ang ginagampan ng role ng aktor na si Richard Gere para sa isang pelikula na isinushoot sa New York ng mga oras na yon. Ang eksena kung saan nagkakalkal siya sa basurahan upang maghanap ng pagkain ay parte rin pala ng palabas na kanilang binubuo. Sa eksenang ito ay nagkataong naroroon din si Corinne at ang kanyang pamilya sa set at hindi nila napansin na kinukuhanan pala ang eksena dahil sa napakaraming mga ekstra sa paligid.
Sa umpisa ay hindi raw maintindihan ni Richard ang mga nangyayari. Wala namang nakalagay na babaeng may dalang pizza sa script na kanilang sinusundan. Kalaunan ay napagtantungan ng aktor na ang mabait na babae mula Pransya ay nagkamali lamang. Marahil ay hindi siya namukhaan nito dahil na rin sa kanyang ayos at kapanipaniwalang makeup. Kung kaya naman ay tinanggap na lamang ni Richard ang pagkain at nagpasalamat ito kay Corinne. Matapos ang insidenteng ito ay hindi na raw maalis sa isip ng aktor kung gaano kabuti at kaalaga ang ibang tao. Kalaunan ay kumalat ang mga litrato at ang istorya ng ordinaryong babae mula Pransya at ng Golden Globe Awardee na aktor sa buong mundo. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang bansa ay kabi-kabila ang mga panayam kay Corinne. May iba pang ang humihingi ng autographs. Binanggit din ng aktor na si Richard Gere na nais niyang magpasalamat ng personal sa babae. Sa ngayon ay wala pa tayong balita kung natuloy nga ba ang pagkikita nilang ito. Sa isa sa mga panayam kay Corinne, sinabi ng babae na napakahalaga umano ng pagtulong sa iba. Kahit ano pa man ang kanilang itsura, kulay o kalagayan, kailangang tratuhin natin sila bilang tao katulad ng ating mga sarili. Kung tayo ay mayroong kakayanan, tulungan natin ang mga taong nagigipit sa kasalukuyan. Kailangan lamang nating tumigil at tumingin sa ating paligid upang makita na maraming nangangailangan. Maaring ang tutulungan mo ngayon ay ang siyang tutulong sa iyo bukas. At dito na nga nagtatapos ang istorya ngayong araw, mga sangkay. Tunay nga ang sinabi ng ating bida, ang pagtulong ay walang pinipili. Imbis na pandirihan at iwasan, ating isaisip na ang mga pulubi at nangangailangan ay mga tao rin na nagugutom at may nararamdaman. Higit sa lahat, parte pa rin sila ng ating lipunan. Kung nagustuhan nyo ang kwento na ito, mga sangkay, ay pindutin nyo na lang ang like button at i-comment ang inyong opinion sa ibaba. Panoorin mo na rin ang magandang kwento ng kakaibang pag-ibig. Nasa baba ang link at narito ang maiksing video dahil dumating din ang panahon na nagpa siyang lalaki na ayain sa isang date itong si Anne. Siyempre ay binigay nito ang lahat upang magpasikat na siya namang ikinatuwa ng dalaga. Dahil dito, ninais ni Anne na magkita nga ulit silang dalawa. Makalipas ang ilang beses pang pagtatagpo, ay napagtanto nga ng babae na mahal na niya itong lalaki at hindi na nito kailangan pa ng iba. Nagpatuloy ang relasyon ng dalawa at sa 10th buwan ng bilang magnobyo at nobya, ay nakahanap ng lakas ng loob ang binata upang alokin si Anne magpakasal. At para updated ka lagi sa mga magandang kwento natin, eh huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ayain na rin ang mga kaibigan at pamilya upang sabay-sabay tayo magkwentuhan dito sa Ed Story. Hanggang sa susunod na video, mga sangkay, paalam muna.